Ayan mga calls, mga paps, magandang araw sa inyong lahat. Isang makulimlim na araw dito sa Mindanao. Sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan ngayon. Sa araw na ito, ang ating video na naman na ipapalabas, isi-share sa inyo ay ang pag-change oil ng ating DE64 Suzuki Every Van or halimtulad ng mga sasakyan na kaparihan ng K6A ang makina. So, tara naman mga paps, mga calls. So, ito na mga paps, mga calls, nilib, inakyat na natin ang ating sasakyan ng konti sa semento para ma-level ang kanyang makina. Kasi mas maganda nakaangat ng konti ang harap para pag-change oil natin, yung banda sa may drain plug, yung medyo malayo sa drain plug, pupunta na ron sa may drain plug natin. At makukuha talaga natin yung mga used oil na. So, kaya nga, pinatong natin din siya. Mamaya-maya, maglalagay na tayo ng jack para iangat natin para makapasok tayo dyan sa ilalim kasi medyo mababa din siya. Kailangan natin talaga siya i-jack para makapasok tayo dyan, makagapang tayo. So, ito ang drain plug nga mga paps. Yan. Tapos, nakikita nyo naka-elevate siya papunta sa drain plug ang elevation natin kasi inangat natin ang harap. So, mauubos talaga yung mga kanyan, oil. Ang mga kailanganin natin mga paps, mga calls, ito ang ating oil filter C-110. Yan, original yan na ano, weak oil filter C-110. Oy, nahulog pa. Sige, sige. Yan ha. C-110. Tapos itong ating oil filter wrench. Yan, oil filter wrench para sa C110. Yan. Itong pinili ko kasi mas madali siyang ano, isaksak sa likod ng oil filter, madali lang tanggalin. Tapos yung size ng kanyang likod, yung para ikabitan ng ating ng ratchet ay 1/2 yan mga paps, mga calls. Kasi yung sa ating ratchet 1/2, kaya 1/2 ang kinuha natin na ano. Tapos, kailanganin pa natin itong box wrench number 17. Number 17 para ito sa ating drain plug. Next, itong ratchet natin na 1/2 drive. Yan. Yan ang drive niya. 1/2 yan. Kakasiyan niya sa ating oil filter wrench. Para siya ang mag-ikot ng ating wrench. Yan. So, kasya-kasya yan mga paps talaga. Ang susunod ay number 12 na box wrench. Ito naman ay gagamitin na natin dun sa ating yung bracket na protection ng ating kuan ng ating oil filter sa ilalim ng makina. Tapos itong mineral water funnel, embudo para pagsalin ng oil sa makina. Tapos itong 1 liter na empty container ng oil para pagsasalin natin mamaya ng tag-iisang litro, balit 3 litro ating gagamitin. Tapos yung panel na embudo na yellow para din sa pagsalin galin sa ating tin can ng oil papunta sa litrohan. Kasi kailangan natin takalin. Tapos ito na ang ating oil na sinasabi mga paps, mga calls na Japan. Mitasu po yan. Made in Japan. So long life motor oil siya, tapos semi-blended siya. Semi-synthetic kasi blended lang siya na
10W40. So, 4 na litro ito mga paps. Kaya kailangan natin magsalin ng litro-litro. Ang mileage nito mga paps, more or less 5 to 7,000 kilometers bago mag-change oil. Tapos, ito ang nakalagay dito. Pwede sa passenger cars, vans, light trucks like pickup, sports car, or utility vehicles. Pwede siya. Ayan, makikita ninyo na sa baba. Tapos, pwede siya sa gasolina or diesel engines. Ayan ang maganda nito. Pwede siya dalawa. Tapos, nandito sa listahan niya, yung Suzuki natin, mga paps, mga cos. Ayan. Tapos, binili natin yan sa Blade. Hindi natin ni-recommend ang Blade, ha, pero doon man natin nabili. Tapos, yan ang presyo niya. Ayan, sa baba. Tapos, ito ang kanyang laman. 4 liters mga cos, mga paps. So, kailangan natin ng 4 liters kasi yung 3 liters doon sa makina, sa tutubil natin. Tapos, yung konti, lalagay natin doon sa ating, tawagin ito, yung ating oil filter bago natin ikabit yung bago. Lalagyan natin siya ng oil. Tapos, itong ating pangsahod sa used oil. Kailangan natin yan para hindi tayo nagkakalat ng oil kahit saan. Tapos, itong jack para pangangat. Ngayon, paps, mga calls, painitin na natin ang ating makina bago natin i-change oil. Kailangan paandarin natin siya hanggang sa operating temperature niya. Yung nawawala na yung green indicator sa ating dashboard. So, ito na i-open. I-on na natin. Mga paps, mga calls, naka-green pa siya ngayon ang kanyang temperature. Patay lang natin siya mawala. Tapos patayin na natin bago tayo magbukas ng ating makina. Lang to mga paps, mga calls, kasi mayroon man tayong thermostat na kinabit. Nagpalit tayo ng thermostat, rad cup, thermocup para condition na condition talaga siya. Saka dito rin yung malalaman mga paps, mga calls, na ang ating IECV is working. Kasi bumababa ang kanyang RPM hanggang sa 1,000. Hindi kagaya mga paps, mga calls, sa mga nakadirekta ang fan, walang thermostat, parating nasa 2,000 ang andar niyan, 2,005, ganyan, ang kanyang andar. Kasi matagal siya mag-init hanggang hindi mo siya patakbuhin mga ilang kilometro, hindi yan mag-init. So ayan, nawala na mga paps. Ating RPM nandiyan na malapit na sa 1,000. So, pwede na siya patayin mga paps. Tapos, umpisa na natin ang pag-change oil. So, mga paps pala, bago ang lahat,
Mayroon na tayong Facebook account. Pwede rin kayo doon mag-message sa akin kung gusto niyo may kasamang picture. Pwede doon kasi sa YouTube walang ano eh. Parang napansin ko walang pwedeng ipadala na pictures kung gusto mo magpakita kang pictures regarding doon sa mga problema natin sa ating sasakyan. Hindi pwede. Kaya nag-open tayo ng Facebook account para doon natin mapapadala sa Messenger mismo. Ang pangalan ng ating account sa Facebook is Nuso Initing TV rin. The same lang sa ating YouTube. So, pwede rin kayo doon mag-message sa akin. Tapos, ipaki-like na rin and follow na ang ating page. Kung mas maganda, ma-share nyo sa iba yung hindi pa nakakaalam. So, abangan ko lang kayo doon mga paps, mga calls. So, ating papatay na ating makina. Ngayon, nandito na tayo sa harap ng ating sasakyan. Magja-jack na tayo dito sa ilalim. Mayroon diyang bakal na parang tubo na malaki. Diyan tayo maglalagay ng jack para magandang pag-angat kasi mas makapal yan na bakal. Yan, matibay yan kasi bakal yan makapal. Tapos isang jack na lang. Lagay na natin ang ating jack para umpisahan na natin. So ayan, mataas na mga paps, mga calls. So ngayon dito na tayo sa ating drain plug. Ayan, sisisi na tayo sa ilalim mga paps, mga calls. Pero bago yan, nandito ang ating dipstick ng ating oil. At saka nandito banda rin ang ating oil cup. And dyan tayo maglalagay ng oil na bago, mga paps, mga calls. Tayo, tapos sisisi na tayo sa ilalim para buksan na natin ang ating drain plug. Yan, gamit natin mga paps, mga calls, number 17 na box wrench. Ang pag-ikot, pagkaliwa. Yan. Kung kaliwete ka, patulak po pa kanan para ang ikot niya kaliwa. Pwede na natin itong kamayin kasi malambot naman itong ikutin. Okay, dahan-dahan lang mga paps. Pero hindi pa natin binuksan ang oil cup ha, para hindi bumulusok ang labas ng oil sa atin na used oil. Baka biglang lumabas ang oil dyan kasi pag binuksan natin doon. Kagaya nung nagawa tayo ng radiator natin, nag-flashing tayo, hindi natin binuksan agad lahat mga rad cap, hindi natin binuksan para hindi bumulusok ang labas ng coolant. Dito rin, ganun din. Drain plug lang muna ang bubuksan natin. Yan, dahan-dahan. Pag medyo maluwag na, mamatay na natin. Ayan. Ayan. Malakas pa rin nga ang labas eh. Tumapon sa kamay ko.
Yun, maitim na talaga siya mga paps. Kasi ang tinakbo nito 10,000 eh. Kasi sinubukan natin yung medyo mahal na 5W30 yata yun. Fully synthetic. 10,000 kilometers. Kaya nga, medyo maitim na rin talaga kasi ang haba ng tinakbo. So, nag-prepare ako na itong 10W40 ang gamitin ko na muna na synthetic blend. Medyo mura-mura na kalahati. Para masubukan naman natin. Yan. So, hintayin na natin siya maubos mga paps, mga calls, mga 30 minutes. So ayan, tulo-tulo na lang siya habang nakabukas ang ating drain plug. Ay bubuksan na rin natin ang ating oil cup. Saka iangat natin ng konti ang ating dipstick. Ayan. Iangat natin ng konti ang ating dipstick. Tapos buksan natin ang ating oil cup. Ito tayo sa kabila. So, nandito ang ating oil cup. Ngayon, bubuksan na natin ito. Matigas lang to mga paps, mga calls. Kailangan natin ng tool. Yan, dali lang ha. Ayan. Medyo matigas kasi kahit dalawang kamay hindi ko mabuksan kasi hinahigpitan ko na yan para hindi talaga mahulog. So kailangan natin ng adjustable. Ayan. Paipit natin ng konti tapos ikutin natin. Ayan. Bukas na siya. Lambot na. Ngayon, pag open ito na mga paps, mga coals, tingnan mo sa takip niya kung may mga residue ng tubig, ng kahit mga coolant ba. Kung mayroon yan, may problema na tayo dyan na umalo dyan sa oil natin. Pero kung wala, balik na lang natin ating oil cup. Pero wag nating ihigpit. Maluwag lang para humigop ng hangin siya. Para maglabas ang oil lahat. Ngayon, ibaba na naman natin to para yung natirang oil sa kabilang side ng makina, sa bandang likod, ay lumabas na rin siya. So, bababa natin siya. Ngayon nga naibaba na natin, dalahin na natin ang ating jack doon sa likuran, sa left wheel ng ating sasakyan, sa bandang likod. Ayan. Dapat may kalso ha. Anyway, may kuha naman to, may park naman, hindi yan basta-basta atras o abante. So punta na tayo sa rear wheel natin, sa left side. Jack up na naman natin tong left side niya para umangat at papuntang drain plug ang ating oil. Kailangan iangat natin ng konti dito sa bandang likuran. Jack up natin na.
So ito, pansinin yung mga paps, kanina tulo-tulo na lang yan ng konti-konti. Ngayon, inangat natin, malakas na naman ang tulo-tulo niya. Kasi natagilid na siya ng konti papunta sa drain plug. So, ibig sabihin yung natira, lumabas pa siya. Ayan. Ayan ang purpose na kung bakit ginak natin yung bandang likuran na left side. Para maubos talaga yung lumang oil. Ayan. So, hintay na naman natin siya ilang minuto mga paps hanggang hindi na masyado magtulok. Tapos tanggalin na naman natin uli ating jack. Punta naman tayo sa harap. Dito mga paps, makikita niyo na nakaangat ang ating left wheel sa bandang likuran. Yan, may nandyan pa ating jack, no? So, nakatabingi ng konti, pakaliwa ang, pakanan ang sasakyan. Yan. So, yan ang purpose natin na maangat yan ng konti para ang oil papunta ng drain plug. So ayan, pakunti-kunti na lang ang tulo niyan. So habang pakunti-kunti na lang, punta na tayo dyan sa harap ngayon, magja-jack na tayo para ikabit naman at tanggalin naman natin ang ating oil filter na naman. So yung pangsahod natin, nilipat na natin doon sa kabila kasi wala naman masyadong lumalabas na dyan sa kabilang drain plug. Okay. Ayan, nandito na tayo sa harap. Naka-ready na ating camera. So, sisid na tayo. So, ngayon, tatanggalin na natin ang ating oil filter. Una-una, may bracket dyan na protection sa oil filter. Unahin natin tanggalin. Sikip pala dito cups. Yan o. Napangin ng paktihaya. So tanggalin na natin itong isang bolt. Yan. Parang ayaw pumasok ha. Anong nangyari? Ayaw pa rin. Ay, mali. Sorry mga paps. Mga calls, mali pala ang ating tatanggalin kaya hindi kumasya. Yan. Dito tayo dapat magtanggal ng bolt. Unang bolt ng bracket. Yan. Tulak natin pakaliwa. Yan. Malambot lang. Tapos dito rin sa kabila. So, pwede na itong kamay mga paps. Malambot na. Ayan. Bilis na lang ito. Napapansin nyo mga paps, medyo hapon-hapon na kasi umulat dito sa amin. Kaya hindi natin matatapos-tapos kaagad na ating pag-change oil. Inabutan tayo ng ulan. Tanggal ng ating protection. Tabi lang natin mga paps. Ngayon, susunod na naman natin mga paps, mga calls, ang ating oil filter. Ayan, gagamitin na natin itong bago-bago nating oil filter wrench. Ating ratchet with 1/2 drive.
baliktad rin ang ating lock para ikutin na natin ang kaliwa. Ayan. Kaya kanina mga paps, inanan muna natin para magalaw natin ng konti ang ating filter. Ngayon pakaliwa na tayo. Ayan. Mulo na mga paps, kailangan na ng pansahod. Dapat mga paps, yung sisisid sa ilalim medyo maliit ang tiyan ha, para hindi sumabit. Kasi kung hindi, itataas mo nang itaas mo ang jack mo para hindi ka sumabit. Yan, dami ng ano, ilo, nakaalat ko tuloy sa kamay ko. Huwag ka naman magalit, paps. Oh, ibig ko lang sabihin na yung busog, ha, yung busog. Yan. So, yan. Pusin mo natin itong tulo. Para di tayo magkalat sa labas. So ngayon paps, natanggalan natin, lalabas na muna ako rito. Sikip. Tapos ibaba naman natin ang ating sasakyan para yung natira dyan sa may ano, bandang oil filter, maubos na rin lumabas. Naintindihan lang maubos, masa mababawasan pa siya. Ayan, baba natin ng konti yan ngayon. So ayan paps, dumudugo pa rin siya. Ibig sabihin marami pang natira. Hindi alabas pa niya yan. So ngayon, habang nagtutulo pa yung oil, bubuksan na natin ito. Ganito ang pagbukas mga paps, mga kos ng tin can. Ayan. Parang ano, parang cooking can yan. Iputin mo lang yung gilid. Flip mo yung sa ibabaw, tapos yung coating mo. Ang nakakuhan lang dito, kailangan mo pa ng flat screw. Kaya susungkitin natin ang gilid nito. Flat screw ito mga paps, ha? Tingnan nyo. Ayan. Kunting sungkit lang ito mga paps, mga calls. Bukas na. Ayan. Bukas na. Correction lang mga paps, na double murder. Tin na, can pa. So ito, can lang or tin lang ang pangalan pala nito. Ngayon maglalagay na tayo sa ating 1 liter container. So kaatin na ating isang litro habang tumutulo pa doon sa ilalim. Ayan, ito ang ating gagamitin mga paps na imbudo. Labi itong mga paps para hindi matapon. Ayan, gamitin natin siya. Labi ba yan o dila? Ayan. So, ayan, pag buhos natin, hindi natatapon sa gilid ng can. Ayan. Gagawin natin isang litro muna kasi isang litro lang ang aking container available. Mamaya pag nagkarga tayo, lalagyan na naman natin uli. Ayan, puno na ang 1 liter mga paps, mga calls.
ito. Ngayon, ito naman oil filter ang ating lalagyan. Bali, more or less 200 ml siguro ito. Ang kasya dito. Pabuhusan lang natin hanggang malapit na siya mapuno. Para pagsalpak natin doon sa makina, may laman na siya. Ayan, tanggalin natin itong plastic. Ayan, bubuhusan natin siya. So, baka matapon pa ito. Takpan ko muna itong 1 liter ha. Lang natin. Ayan, malapit na sa ibabaw. Oops! Sumubra pa. Tapo na. Pabawasan lang natin ito mga paps kung sumubra. Tingnan natin sa ilalim. Parang hindi pa puno yata. Ayan. Nagbubbles lang. Sobra mga paps, mabawasan natin. Ayan, punong-puno. Tulog na. Ayan, tapos lagyan natin mga paps, mga cores na ang oil, ang kanyang O-ring, yung seal niya sa ibabaw na rubber. Para pag ikot natin, hindi pa da-damage ang ating O-ring na seal. Mag-slide lang siya doon sa ating makina pagka kinabit natin siya. Hindi siya magdikit. So ayan, ready na siya mga paps, mga calls. Hintayin lang natin maubos ang mga used oil. Wala naman masyadong tulo mga paps, mga kos. So, iangat na natin ang ating sasakyan. Jack na natin ulit. So, ngayon, pupunasan na natin siya para ibalik na natin ang ating drain plug. Ayan. Nasa natin ng maayos. Ang maigi. Balik na natin ang ating drain plug. Ayan, okay na ating drain plug. Linis-linis ng konti. At lilipat naman tayo doon sa ating oil filter sa kabilang side. Ayan, magsisita naman tayo. Pati haya.
wala na siya masyado tulo, turo na natin tong ating pangsahod. Ayan. Tapos pupunasan natin tong pinagkabitan ng ating oil filter. Kuha lang ako ha, nakalimutan kong dalhin. Tissue paper lang ito mga paps, mas mabilis pang punas kasi malambot. Ayan, putin mo lang siya para malinis yung buo na nasa loob. Di ba kayo nasisila mga paps? Oh, maliwanag naman. Huwag niyong pansinin ang noo ko ha. Ang takpan ko na lang. Ayan, itago ko muna. Baka nasisilaw kayo. Nakabawi kayo ha. Ayan, pumunasan ko muna to. Kabit na natin to mga paps. May laman to ha. Mahadahan-dahan kayo. Ayan. Salpak natin bigla. Dala ikot. Para hindi matapon. Kunti lang. Ayan. Lambot na isa kasi may padulas eh. Pasok agad. Ayan. Punasan natin mga paps. Uy. Lalong kumintab. Lalong kumintab ha. Huwag dito sa kanan mga paps magtingin doon sa ano. Yung kumintab na itim. Takpan ko lang. Para hindi kayo masilaw. Yan. Higpit na lang kulang nito mga paps. Tapos punas-punas natin ng konti para hindi masyado magkakalat ang oil. Kintab no? Huwag dito sa kanan nga, dito sa kaliwa. Yung oil filter, ang tingnan nyo, makintab ba? Kasi may oil. So, kakabit ko na. Higpitin ko na. Higpitan ko na ha. Punas-punas mga paps ng konti para hindi madulas kamay. So ngayon ang aking filter range nasa labas. Ayan. Kabit natin ulit siya para pag-fit at ang ating ratchet. Ikot pa kanan para humigpit. Lipat ang lock. Yan, kunti-kunti. Sige. Yan, patigas na, patigas na. Hirap pa lang maghigpit na kahiga. Kulang pa kunti. Ayan. Huwag lang sobra-sobra rin mga paps kasi ano, baka madurog naman ating oil seal, ating o-ring. Tama-tama lang na ano, tingin mo hindi na mahuhulog, okay na yun. Uy, kumapit ang aking range. Kumapit agang rin sa filter. Pukin ko na lang ito. Yan. Dandahan lang para hindi mayupi ang ating filter. Dandahan lang para matanggal ang ating rinse. Yan. Tanggal na.
Okay, tapos na tayo mga paps. Buhos na lang ang oil, ang kulang. So, lalabas na muna tayo rito sa ilalim ng sasakyan. Hindi tulay ha. Uy, may nakalimutan pa pala tayo. Itong bracket natin, protection natin dito. Ang bihira. Kabit. Sige, kabit ko muna ito. Balik lang natin ang bolt. Tapos, labas na tayo pagkatapos ito. Ngayon, punta na tayo sa ating makina. Na natin ang ating lipstick, tapos ipat tayo doon sa kabila kasi magbubuhos na tayo ng bagong oil. Ayun, ang oil natin makalimutan lalahin. So, ayan, position na ating camera. Ngayon, ready na ating mineral water imbudo. So, ibubuhos ko na ang aking 1 litro muna. 1 litro. Hintay lang mga paps, malapit na itong matapos. Medyo napahaba ang ating video ngayon. Ngayon mag lipat tayo ulit na 1 litro, tapos hanggang 3 litro. Pangalawang litro na tayo mga paps, mga calls. Pang-apat na litro na tayo, pangatlong litro na tayo mga paps, mga calls. So last na to. Ayun, punas-punasan na natin ang ating oil cup para maibalik na natin sa kanyang lalagyan. Pagkatapos, tama-tama lang na pagkahigpit yung hindi na mahuhulog. Ayan, check natin ang ating oil kung tama ba sa level. Ayan. Punasan muna natin para klaro-klaro. Klaro-klaro natin makikita ang level ng 3 litrong oil. Ayan, voila. Ayan, tingnan natin kung saan banda nasisilaw ah. Ayan, ipunti natin ng kunti para makikita natin ang level. Thank you.
Ayun, bandang ibabaw na butas ng ating lipstick. So, tama ang ating 3 liters talaga. Kasya-kasya dyan. Nakikita natin yan, no? Kung saan ang level ng oil nandoon sa pinaka-ibabaw na butas. So, okay siya. Tama. Babalik na natin ang ating lipstick. At check natin ang ating air cleaner filter. Ayan. Kunin natin ang ating air cleaner para mataktakan natin ng alikabok kasi wala tayong pang spray na malakas na hangin. Yung compressor, tawag doon, yung compressed air. Sa tayo, so tagtagayin na lang natin ang alikabok. Medyo may karamihan na ng konti. Siguro next change oil natin ito, papalitan na natin ang ating air filter. Punas-punas lang muna tayo ngayon, tapos tagtaga natin ang alikabok. Taktakan. Ginabi na tayo mga paps kasi umulan kasi kanina. Ayan, taktakan na natin. Uy, may dahon pa pumasok. Dahon ba yun o ano? Parang ano, pakpak ng insekto. Ayan, tak. Adinomoto tayo muna ngayon. Tak. Adinomoto. Wala tayong magawa. Ito na lang. Wala man tayong hanging malakas. Oh, medyo madumi-dumi na nga. So, next change oil. Bago naman to. Layo-layo pa naman. Balik na natin sa ating makina ang ating air filter. Dali lang magtanggal yan, Pops. May mga snap lock lang. Tapos pagbalik natin, siguraduhin natin na nakaayos ng pagkalagay ng ating air filter pati ang ating cover ng air cleaner. Baka kasi nakatabingi, hindi nakaayos pagkalagay, mahirapan tayo mag-lock. Tapos sisip-sip siya ng alikabok doon sa may nakatabingi na porsyon. May singaw. So, sara na natin mga paps. Okay naman dito sa kabila. Dito naman tayo sa driver side. Itetesting na natin ang ating makina. Paandarin na natin. Ayan. Lights on. And start.
RPM natin mga paps nasa 2000 plus sa starting, malamig ang makina. Naka-on ang green light sa dashboard. So hintayin natin siya mga paps mag turn off ang green light para makita natin ang pagbaba ng RPM natin hanggang 1000. Tapos pindutin natin ng dalawang beses ang ating speedometer na button para mapunta tayo doon sa trip B, at ating ilong press para maging 00 ating odometer, para diyan natin titingnan kung umabot na tayo ng 5000 or 6000 or 7000, kung alin ba ang ating prefer na abutin hanggang mag-change oil. So 00 yan, nasa trip B. Mabilis lang to mag-init ang makina mga paps, kasi naka-thermostat yan, wala na. So konti na lang, pintayin lang natin na mag 1000 RPM. Pababa ng pababa na. Ayan mga paps, nasa 1000 RPM na ang ating RPM gauge. At sa mga subscriber na natin, malaking pasasalamat po sa inyo sa pag-subscribe sa aking channel. At yung hindi pa nakapag-subscribe, kailangan mag-subscribe na kayo. At mag-like, mag-share. At i-hit na rin ang notification bell na all, para lahat ng videos na i-upload ko na mga bago, ma-notify po kayo at mapanood na agad ninyo. Yun. At isa pa, mayroon na tayong Facebook account. Pwede rin nyo puntahan doon, at doon pwede kayong mag messenger at magpadala ng larawan, kung anong larawan ang gusto nyong ipadala. At itanong sa atin, kung kaya natin sagutin, sasagutin natin. Kung hindi, magpatulong tayong magsagot ng mga katanungan nyo. So hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. At salamat. Uli. Magandang araw.